Ako po ay hindi doktor at ang aking pong isi-share ay base lamang sa aking research at hindi rin po ako health expert. Mga lifestyle ni Ma'am Jeline noong bago siya nagkaroon ng endometrial cancer. Sa sobrang busy niya sa kanyang pag-online seller. Sobrang busy, wala ng panahon magluto. Puro instant food na lang. Jollibee, McDo, Chowking, ang inasal. Hindi pa masyado umiinom ng tubig. Puro mga concentrated na juice. Bihira lang din po maggulay. Puro instant food po talaga. Order-order na lang. So yung talagang malaking epekto talaga yung pagkain sa katawan natin. Singilin tayo bandang huli. Ito ay mayaman sa glycemic index at nagdudulot ng inflammation na siyang nagdudulot ng pagkasira ng regulatory pancreas. Ano ang koneksyon sa kinakain natin at ano ba talaga ang endometrial cancer? Ito ay isang type ng cancer na tumutubo sa lining ng uterus ng matres ng mga babae at may iba't ibang klaseng cancer ito. Risk factor, pagkakaroon ng hormonal imbalance na sinasabi na kapag mataas ang amount ng estrogen, di nababalanse ng progesterol, maaring tumaas ng risk ng pagkakaroon ng endometrial cancer. Kung ikaw din ay may diabetic, obesity at PCOS. Or polycystic ovary syndrome o may family history. O kaya the age of more than 40s or 50. Or may habit na paninigarilyo. Pero ayon sa video ni Ma'am Jeline, ito ay umorder lamang sa labas at ito ay mayayaman sa glycemic index at na nagdudulot na inflammation at nakakasira sa regulatory pancreas. Bukod sa high sugar product na kinakain niya, mayaman din sa trans fat at saturated fat ang mga kinakain niya. Ng colon cancer at iba pang mga cancer ay ang mga binanggit ni Ma'am Jeline ang mga high risk na kinakain niya. Symptoms ng pagkakaroon ng endometrial cancer ay vaginal bleeding at vaginal discharge. Nakakaranas ng heavy at mahabang pagdurugo, mas mainam na magpa-check up agad sa mga OB-GYN. Iwas sa mga bisyo na wala namang maidudulot ito. At syempre, huwag magpapaka-stress. Mag-maintain ng healthy weight. Mag-exercise. Maging magpa-check up upang maagapan agad dahil early diagnosis is equal to early treatment. Ayan mga kabonas, sana may aral po kayong natutunan sa akin.